Ayan, welcome back to my channel, guys. Ayan, guys, mayroon tayong chismis ngayon, guys. Medyo mainit-init pa. Ayan, guys, kung dati uso ang 3-in-1, guys, ngayon, guys, uso na ang 4-in-1. Ayan, guys, seryoso, guys, mayroon tayong nakapanood nga viral video ngayon, guys. Kaya matapos kong mapanood yung video, talagang napapaisip ako doon sa napanood ko, guys. Actually, nung nasend sa akin nung kaibigan ko, guys, nagsend siya ng link. Hindi ko sana papanoorin, pero since naumpisahan ko na, sinubukan ko siyang tapusin. Pero yun nga, yung napanood natin, guys, ay talagang hindi siya katanggap-tanggap, guys. Kanang first time kong makapanood ng ganun, guys. Actually, guys, kung narinig nyo na, guys, oo, totoo yung narinig nyo, guys, yung sinasabi nilang 4-in-1. Kung dati, guys, sikat ang 3-in-1. Ngayon, guys, 4-in-1 na. Kaya nag-viral siya, guys. Actually, isang foreigner at apat na Pilipina, guys. Yun nga yung nangyari, guys. Parang nakuha na yata sila ng video or in-upload nila or something. Basta, yun nga, nag-viral siya ngayon dahil sa pinagagawa nila. Which is, hindi katanggap-tanggap at hindi talagang hindi kaya-ayang panoorin. Lalo na sa mga bata dyan, guys. Iwasan yung panoorin yung video na yun dahil hindi siya katanggap-tanggap, guys. Kasi maraming nag-comment doon, guys, sa video, nagsasabi na yun daw mga kuan daw yung mga babae na yun, mga addict daw, may nagsasabi na mga sari-sari ang mga comment doon, guys. Talagang hindi maganda ang mga comment ng mga tao, guys, kahit sino ang makakapanood doon, guys. Kasi siyempre, guys, iisipin natin ang tao, guys, pumupunta tayo sa ibang bansa, guys, para magtrabaho. Pero yun yung magugulat na lang tayo, guys, kung mapapanood natin yung video na sa kanilang mga pinagagawa, guys. Dahil, yun, pumatol sila dun, guys, siguro dahil sa pera o ano, binayaran sila or something. Pero bilang OFW, guys, hindi dapat natin gawin yung mga ganun. Dahil tayo, pumunta din tayo dito para magtrabaho, para kumita. Ayan, pag kumita tayo, guys, papadala natin sa Pilipinas, guys, para meron tayong mapapasaya na mga kamag-anak natin, guys. Pero, syempre, kung naipadala na natin doon, di alam ng mga pamilya natin kung saan galing yung pera na yun. So, ibig sabihin, guys, kapag binili nila ng pagkain yung pera na pinadala doon, guys, syempre, kinakain nila yung, kumbaga, parang galing sa masamang, gawain dito sa ibang bansa, guys. Actually, usap-usapan, guys, nangyari daw sa Singapore, pero may nagsabi naman nangyari daw sa Dubai. Kahit saan pang sulok mangyari, guys, kahit saan bansa pa nangyari, pero di talaga maganda yung pinagagawa ng mga kapwa natin na Pilipino doon sa mga pinagagawa nila. Ayan, guys, message ko sa mga OFW, guys. Ayan, sana wag kayong maapektuhan, wag nating gayahin. Ayan, nandito tayo ngayon sa abroad, guys. Gawin na lang natin ang tama. Gampanan natin ang trabaho natin. Huwag natin kalimutang magdasal. Ayan, guys. Kumain tayo ng maayos para tayo malusog at alagaan natin ang ating sarili at mahalin natin ang ating trabaho upang sa ganun tayo ay mamuhay ng maganda dito sa abroad, guys. Ayan, sa mga OFW natin dyan, God bless you all and more power, guys. Mabuhay po tayong lahat ng mga OFW, guys.